inyong lahat. It's me again, Marvros Vlogs. Ayan. So, today's video vlogs ay na-surprise talaga ako, guys. Kasi, kaugalian ko na, alam ko na hindi lang ako, kaugalian natin talaga na pagising sa umaga ay hawak na natin kaagad ang ating mga phone. At ako, ganun din. So, first thing in the morning talaga pagising ko ay chine-check ko ang aking mga importanteng mga messages. Especially sa aking YouTube channel, chine-check ko ang mga comments. So, nung pag-check ko sa aking comments, ay una kong nakita itong comment ni, ayan, ilalagay ko dyan. Julia Gwinnett Postan, nang sabi niya dito ay, please, huwag niyo na ikalat ang mga video ko. Di ko na alam gagawin ko. Ayaw ko na at pagod na ako, please. Ayan yung ano niya. So, nang pagkatapos kong basahin yan, ay chinek ko yung channel. So, ayan. Ito yung mga nakalagay ng mga video. Bago pa lang yung mga videos na mga na-upload. At syempre, mapanaliksik tayo. So, hindi ko alam kung legit ba to na siya talaga to or may taong gumagamit ng kanyang pangalan. So, ang channel ay na-create ko siya last year. Ayan. Lalagay ko dyan, guys. Nag-join ko siya May 1, 2020. So, yan yung kanyang channel na ano na pag-create niya. So, ayan. So, hindi ko alam kung talagang siya ba to kasi for now, I think hindi na to nag-open siya ng social media dahil nasa na niya. So, ayan. So, ito lang naman ang nagsasabi ko sa'yo sa nag-comment sa akin na hindi ko ipinagkalat yung video at saka hindi ko rin siya nilagay sa aking vlogs, which is ang ginamit ko lang dyan ay yung post niya sa kanyang Instagram na ito at saka yung netizen na nagdepensa sa kanya na sana daw ay irespeto dahil hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung kinakaharap niya na problema or something. So, ayan, ilalagay ko din dyan, guys, yung comment at depensa ng isang netizen na depensa kay Julia Gwinnett. So, wala kang ikatakot sa akin na ikinalag ko yung video mo dahil hindi ko naman siya ginamit dito sa aking vlogs, which is ay nag-explain lang ako, nagbigay lang ako ng comments, thought, reaction about sa scandal video mo na nagkakalat. So, ayan. So, ito lang din yung masasabi ko talaga. I hope that in the future, you learn from it. You learn from this wrong and then you apply it in the future to make it right. Ayan. So, hindi ako marunong mag-English, guys. Kayo na ang bahala mag-intindi doon, no? So, ayan. Dahil nga ay wrong is wrong. So, para matama mo yung wrong na ginawa mo, you make it another pathway. Ano ba yan? Another na ano, yung matinong daan, yung straight na daan, yung tamang daan, yun yung gagawin mo in the future. So mag-ano ka talaga yung, sa nangyari sa'yo ngayon ay, ang gagawin mo na lang ay be strong and be brave to face all of this, na talaga nagbulid ka na ano ka na sa mga tao. So, kailangan mo siyang harapin dahil na ay damage has been done. So, wala na tayong magawa. Nagkalat na talaga yung video. So, ayan. So, ipagdasal mo na lang na sana ay hawakan ng Diyos yung mga puso ng mga taong mapanghusga sa'yo. Ako, hindi kita i-judge, but hindi ko rin itutolerate, no, or itatama na yung tama yung ginawa mo or something na ganun. Kasi, it's a big wrong talaga yung ginawa mo na yun. Hindi ko naman alam talaga na kung ano ba talaga yung problema sa pamilya mo or ano ba yung hinaharap mo na depression. Pero hindi talaga siya na tama yung ganung
ganong ano, ganong solusyon sa problema. Pero kung yan lang talaga yung maiisip mo, I respect it. Kasi nga ay wala din ako sa sitwasyon na tulungan ka. So ayan, for Julia Gwyneth Pustan, I hope that everything will be fine in soonest. Para naman ay maging magkaroon ka ng peace of mind. And then, ayan, for your family, be strong. Comfort ng tulo-tulo yung bata kasi nga ay hindi talaga natin maano makontrol yung mga mind ng ibang tao na minsan makapagbigay talaga sila ng mga harsh na mga salita or yun. So ayan, kaya na guys, i-search nyo na lang din yung channel na gumamit ng pangalan ni Julia Ustan. So sa mga ano, sa mga tao na huwag na lang po natin ikalat yung video na respeto din natin yung naging desisyon niya sa kanyang maling action na nagawa. At huwag natin siyang i-judge kasi nga ay wala tayo sa sitwasyon na para tulungan siya sa kung ano man ang problema ang kinakaharap ng kanyang pamilya. So ayan na guys, thank you guys for watching and see you on my next vlog.